po ang Letters and Music, mga kaibigan. At ngayon, kasama na natin, live na live, ang mother and daughter power singers, Mau Marcelo and Trish Bonilla. Hi! Mamshi! Mamshi! Hi, Trish! Hi! Welcome sa Letters and Music. Yeah, welcome. Welcome. Welcome na welcome. Kumusta naman ang si Miss Mau at si Trish? Ako okay naman ako. Mm-hmm. How's your 2019 so far? Kasi patapos na ang taon. Oh. Huling buwan na para sa taon na ito kung Correct. Sa buwan 2019 ninyo. Ito okay lang, busy sa mga racket. Marami kaming mga racket-racket na. Grabe. Corporate shows. Oh, diba? Pwede ba kami mag-gate crash? Pwede naman. Pwede naman sumabi. Basta may pasabi sa akin. Para ma-assist ko kayo. At total, nabanggit nyo na yan na sobrang busy nyo sa mga racket, sobrang daming racketeer. Yes. Tsaka sa mga gig. Kamusta naman yung banding nyo nga, magkapatid? Yes! Magkapatid? Parang magkapatid lang kasi. Diba? Hindi nagkakalayo. Ganyan, magkapatid lang. Okay naman. Paano pa po kayo nakakapag-banding? Sa lahat ng bagay, banding kami yan. Sa sa kalokohan man or kabutihan, banding kami lagi. Yun. Ganon. Kasi parang barkada lang sila, di ba? Oo nga eh. Yung mga parents natin, di ba? Minsan parang barkada lang natin. Totoo yan. Pero eto, dahil si Miss Mau una nag-start sa music industry, tapos sumunod si Trish. Pero paano po kayo naman nagkakasundo when it comes to music? Magkapareho ba kayo ng genre, ng interest sa musika? Si Trish, parang may gusto ko ba sabihin? Gusto ko ba sabihin? Sabihin mo na. Oh, kasi any genre okay sa akin. Basta pag-aaralan ko. Pag napag-aaralan ko naman ganun isang genre. Ako, ganun din ako. Yan. Pagkat palagaya. Mabilis kami mag-adjust. Palagaya siya. Palagaya. Hindi naman. Sorry lang. Pero tanongin natin, sino yung mga musical influences ninyo? Ako syempre, kasi nga yung age ko naman is... Di nalalayo kay Trish. Oo, di naman nalalayo yung mga... 2 hours lang. Oh, 2 hours lang. Hindi, nag-influence nila sa akin before. Siyempre, yung mga sina Whitney Houston. Yeah, kasi nung bata ako, yun talaga yung mga sikat eh. Oh, Mariah, mga ganun. Celine Dion. Yeah. Ngayon, ikaw naman, ikaw. Trish. Ako millennial po, yan eh. Kasi ano, hindi for kay millennial ano. Mga Beyonce, ganyan, Jennifer Hudson. Ganun. Yun talaga. Tapos minig din ako sa mga girl group, like Fifth Harmony, ganyan. Uy, Si Miss Mau ay sumabak sa mga singing competition. Yes. Kayo ba tinulak nyo rin to na mag-compete sa mga singing competition? Mm-hmm. Kumbaga, pinupush nyo ba siya mag... sumali ka rin. Try mo rin. Ganun ba? Parang natanong na to dati. Baguhin ko na lang yung question. Finish ko naman siya. Gusto niya rin eh. Mula kasi 3 years old yan, marunong na siya kumanta. So, finish ko lang ng pinush. Sabi ko, matalo-manalo kahit ayoko nga talaga. Mm-hmm. Dahil mahirap nga kasi naranasan ko eh. Oo. Mahirap na mapupuyat siya. Tapos minsan talo-uuwi. Oh. Kaya kung panalo lagi, okay totoo lang naman. Yan. Sa mga singing contest. Tsaka maghanap tayo ng mga singing contest na umaga na yung umagahan. Program. Tapos aagas ka dun sa mga, sa truck-truck, sa likod ng truck. Kaya angkas ka para lang makarating ka sa terminal ng bus pa uwi. Wow, eh dahil dyan, siya, kay Trish, paano ka na-inspire ng iyong mother? Pagdating sa music, sa pagkanta. 3 years old ka pa lang kumakanta ka. Ano yung song na tinuturo sa'yo ni Mami Mau? Nung 3 years old ka pa lang, ano yung tinuturo sa'yo yung song ni Mami Mau? Yung ano, Johnny, Yes Papa? Hindi naman yun. Actually, unang nakinig ko sa kanya, Lupang Hinirang. Mga bayan talaga. Oh, kasi yung bahay namin dati, malapit sa school ng elementary. Kaya naririnig niyo pagka flag ceremony. Naririnig ko siya, sinasabayan niya yung ano. Tapos sabi ko, may vibrato siya. Tapos sabi ko, what? Iba? Ay, kumali, push mo nga yun, yung na gano'n, yung ha-ha-ha-ha, yung gano'n. Kasi tinrain na siya, bata parang pa lang. Parang nautuko siya nung time. Ay, sabi niya, lagi na siyang gumagano'n. Tapos, kala ko lagi na siya nagpipitch. Siya na yung nagpipitch dun sa ano, no? Kala ko. Tapos nag-kinder na siya, sinali ko na siya dun sa ano, sa kinder na mga singing contest doon. Siya yung nanalo. Grade 3 years old siya. Yun. Ikaw ba talaga may interest ka sa music o pinipilit ka lang ng nanay mo? May interest po talaga. Doon talaga siya para sa Versado. Music. Oo. Pero si Trish, don't you feel any pressure? Kasi right now. Ang mother mo, singer, di ba? Kung baga, gano'n kayo ka-different. Diba? Oo.
ayun na naman tayo sa tanong na yun eh. Siyempre po meron kasi, siyempre, mother ko is Philippine Idol, first ever Philippine Idol, di ba? Mm-hmm. Siyempre, hindi naman may iwasan na ibang tao na i-compare ako sa kanya. Mm-hmm. Like, mas magaling yung mother ko kasi sa akin, ganyan. Pero for me, ay dad man na lang kasi, mm-hmm. Kasi ikaw talaga yung pinaka mas magaling, di ba? Kaya... Sige na lang. May pagmamahal. Nagmamahal itong magnanay. Totoo yan. Tsaka hindi, parehas. May kanya-kanyang galing. Tsaka ipinasa yung talent ni Miss Mao kay, ano, kay Trish. May tagapagmana na ako. Yes. Hindi na ako mag-retire. Speaking of pagpasa, Mami Mao, ano yung madalas mong ina-advise kay Trish? Sa buhay, sa music, sa career? Ayun, sabi ko nga laging ano, ayusin yung ano, yung sarili niya kasi may career siya as singer. Gulo pala ng sarili. Oo, magulo yung kasi yan eh. Hindi, minsan kasi hindi natin maiwasan pasawa yung mga ganyang age. Mm-hmm. Kaya sabi ko, mag-ingat lagi, alagaan yung boses kasi yun ang magpapayaman sa kanya. Tama. Sa kanya na lang. Oo. Hindi na sa amin. Or else, someday matulungan kami through her voice, mm-hmm. di ba? Kaya dapat alagaan mabuti. Mm-hmm. Yun lang. yung mga technique naman sa pagkanta? Yun. Actually, kasi magkaiba kami ng boses eh. Pero pareho lang wide, hindi naman mataas, hindi mababa. Mm-hmm. Kaya, kung may ano man ako minsan, yung mga style lang na, yung basic lang. Kasi magaling naman itong magpakulot-kulot. Ako hindi masyado Riband eh. Riband kayo eh. Riband. Tapos sa kanya, kulot-kulot. Ribanded ako siya. Kulot-kulotan. si Trish naman, ano yung pinaka-tumatak sa isip mo na tinuro sa'yo ng mother mo? Mm-hmm. Ano ba? Yung lagi mong baon, kahit hindi mo siya kasama. Parang ito kasi yung advice sa akin ni mami. Mostly kasi yung sinasabi lang niya sa akin is disiplina sa sarili. Mm-hmm. Like, lalo na pag malapit na yung mga show ko ganyan, kailangan magpahinga muna, wag kung ano-anong kainin or gawin. Totoo. Mm-hmm. So yun, pinakang ano. Mm-hmm. Ano naman lagi mong sinasabi sa mami mo? Kumbaga, ano yung message mo sa mami mo? Aw, baby. Naiyak na siya, teka lang. Ano? Naiyak na yun eh. Wala yata. Ano message mo para sa mother mo? Siguro ano, thankful lang talaga ako kasi siya yung naging mother ko. Napakabait. Wow! Mamaya ka sa'yo, may piso ka sa'yo. Piso. Parang hindi ganyan yung... Chichiria. Parang hindi ganyan sa off-cam. Parang... Alata mo ba? Joke-joke lang namin to kasi nasa harapan lang kami. Na sobrang sweet po nila talaga magnanay. Parang sa'yo na lang magnanay, no? Parang kasi hindi nga, parang sa'yo ng magnanay, parang magbarkada, magkapatid, magtropa. Correct ka dyan. Lahat sa mga anak ko, lahat ganito ako makipag-usap. Kaya nga sabi niya, si mami, parang ano lang eh, barkada yung kausap ganyan. Kaya ganoon sila ka-close, di ba? And dahil dyan, meron silang mga ipopromote ng mga songs para sa atin. Yes, ano ba yung mga songs na ibabahagi niya sa amin? Actually, yung song ko is composed by Mr. Mart Ilagan, titled, Bakit Ako Iniwan Mo? Kasi medyo nalito, dalawa kasi yung naging title nito eh. Oh. So ito talaga yung naging official title. Mm-hmm. Bakit Ako Iniwan Mo? Bakit nga ba? Hindi ko alam ba yung Kuya Marte. Bakit yun ang mga kanta niya? Anong kwento nito? Ako ano? Bakit mo iniwan ako? Iniwan mo? Bakit ako'y iniwan mo? Wala akong pamasahe. Bakit nga? Baka nawalan minsan si Kuya ng pamasahe. Tapos, nakumpos niya to. Bakit ako iniwan? Wala akong pamasahe. Anong kwento ng bakit ako iniwan mo? Parang ano siya eh, love song na very painful siya. Na parang, ano ba? Ang hirap kasi eh, pag hindi ko yung composer, nagkakanta ka lang, di ba? Pero basta maganda siya, pwede siya sa mga teleserya. Yan, yan. Hindi nalalayo dun. Totoo, yan. At dahil hugot song yun, hugot paano ka hugot? Nakakahugot ng emosyon? Siyempre, ang dami ko na rin naman naranasan. Ako pa ba? Talagang... Actually, recently nga lang eh. Oh. Yeah, iba. Fresh pa? Bakit ako iniwan mo rin? Recently lang. Char-char. Kaya pala sinulat ni Kuya Marte doon. Oo, oo nga, si Kuya talaga. Ano ba ito? Paano ba nangyari ito, Miss Mau? Pinresent niya sa'yo yung demo o... humingi ka ng song para sa kanya? Actually, si Kuya Mart, marami siyang ano, mga compose na na-compose na song. Mm-hmm. Sabi niya rito, yung song na yon para raw talaga sa akin, gustong-gusto niya sa akin pakanta. Oh. Actually, sinalingan namin to sa mga iba't ibang, anong tawag doon? Songwriting competition. Yeah. Nakakapasok naman siya sa finals, sa mga top ganyan, yeah. Final ganyan. Ano mo, pangarap kong makapasok din sa mga ganyan, yung mga songwriting. Oo, yun. Pero sabi niya, very particular itong song is parang bagay sa'yo, pati yung mga
bugahan. Yan yung bugahan. Yung emotan. Yung emotan. Yun. So, yung binigay sa akin ni Kuya kasi sanay naman ako. Lagi ang dami niyan song na ino-offer siya. Ayun. Dami niyang compose. Ikaw naman, Ate Trish, ano naman yung kanta mo? Kasali iniwan ko kita. Kaya ang sinabi ni Mami. Ikaw ba nang iwan? Iniwan mo mama mo? Ano naman yung song ni Ate Trish? Ito pong song na tayo is composed din po ng tito ko, si Tito Mart. Ayan, title na ang title po is This Is My Moment. This is my moment. Iba. Ano kwento ng This Is My Moment? Ano siya, parang related din sa akin, parang katulad ko din na marami nang nasaliyang mga contest, pero sa sobrang dami nasaliyang contest, parang wala pa ding, alam mo yun yung... Di pa panahon, pero sa ngayon, parang ito na yung moment ko para mag-shine, gano'n. Ayun. Ito na yung tamang panahon right at tamang pagkakataon. Kaya naman, nako, ito na ang moment natin, mga kaibigan, dahil sa pagbabalik po ng Letters and Music, ay mapapakinggan na natin ang mga songs si Mau at Trisha. Kaya huwag kayong maglilipat ng channel. Tutok lang sa Letters and Music. Nagbabalik po ang Letters and Music at yun na nga, narinig yun na ang mga brand new single Bakit ni Ako'y Iniwan Mo, yeah. Marcelo and si Trish. My Moment. Yeah! So, paano ba natin susuportahan itong mga magaganda at mga brand new latest single ninyo? Yan, Trish and Mau. Actually, meron kaming gagawing concert on February 22, 2020. Wow. Sa Luneta yan. And lahat yun gagawin naming mga original composition ni Kuya Mart. Mm-hmm. And of course, we have a lot of guest singers din dyan. Yun, pwede silang pumunta doon to support us. Kasi actually, ito hindi pa nalalabas. Oy. Ito lang yung parang... Patikim. Patikim. Gusto lang namin talagang i-share tong napakagandang mga kanta ni Kuya Mart. Kasi yung mga alam mo yung kung sino pa yung mga magaganda talaga na mga songs. Gusto namin i-promote para makilala naman, magkaroon ng chance, ng part sa showbiz industry and sa mga recording. At marinig din ng iba. Ng iba sana na may makarinig na producers. Yes. Yun yung target namin for now. So yun, kaya kami matyagang nagaganito. Hopefully, in God's perfect time naman, magkaroon naman ng part itong mga songs na to sa recording nga at mangyayari. Yes. And very soon, magiging available to sa lahat ng digital media platforms. Yes. Oh. Pero kayo ba may plano ng gawan din to ng mga music videos? Oh, may plan na kami actually. Mm-hmm. Hindi pa lang talaga na nagagawa. Napa-plan. Kasi syempre kailangan mo naman ng pera o tayong ano, ng pera, ng panahon. Syempre marami tayong babayaran sa mga ganyan. So, abangan. Ano naman yan? Abangan. Diba? Ako, lalong gaganda ang mga kanta namin. May music video. And again, invite everyone para sa ating paparating na concert this coming February 22, 2020. Tama ba ako? Yes. Yan. Yes po, sa lahat po na gusto pong manood, sa February 22, 2020 na po yan. Ayan, supportahan niyo po yung tito ko. Saan gaganapin ito? Sa Luneta Park po. Luneta Park. Ito ba ay may ticket o free concert ito? It's a free concert. Punta na. Free concert, mga kaibigan, ha? Oo. Kahit sino po pwedeng manood. So, yes, para makinig nyo yung mga songs. Correct. Bonding ng family. Oo. At syempre, para maging updated ang ating mga kaibigan na nakatuto ngayon, para masundan namin kayo, pwede nyo ba ibahagi sa amin ang inyong mga official social media accounts? Ako lang, Facebook lang ako talaga na busy eh. Ayun. Mga emote ko sa Facebook ko, nako, makita na siya ka mga niluluto ko doon. Andun lahat, niluluto ko, mga event ko, mga gig ko. Ayan, andun. Maureen Flores Marcelo, ang aking official Facebook account. Ayun. How about you, Trish? Ang sa akin naman po is Trish Bonilla sa Facebook po, then Trish _Bonilla sa IG, then Trish Bonilla po sa Twitter,
And sa YouTube channel ko naman po is Trish Bonilla. Lahat po Trish Bonilla lang yan. Ayan. Baka meron kayong message sa inyong mga viewers, supporters, mga fans. Yeah. Go ahead. Sa lahat po ng viewers and supporters ko po, namin po ni Mommy, thank you so much po for supporting us po. And, ano ba? Di po namin kayo bibigayin. Contest. Parang si Trish, no? Dami parang punong-puno ng emosyon. Hindi na ako po. Gutom na siya. Ikaw naman, Mami Mau. Siyempre, since day one, yung mga fans, supporters, nagmamahal at sumusuporta kay Mau Marcelo. Ayun lang. Kung mga just continue supporting us, ako po at ng aking bunsong kapatid. Yes. Naanak ko po si Trish Bonilla sa mga Trishanatics mo. Yes. And of course, kay Kuya Mart Ilagan for trusting us to sing yung mga songs niya. And of course, kay Tita Agnes, always nandyan for nandyan us. Para sa amin. Sa amin para ginagawa nating driver kakayana. Ayan, thank you. And sa lahat ng mga followers ko sa Facebook and ang aking mga gigs sa Lucena, sa Caprista Cafe, every Wednesday, Thursdays, Fridays, and Saturdays po. Makita-kita po tayo dyan. Yun. Again, maraming thank you. Thank you, Trish. Thank you, Mami Mau. Maraming salamat. Salamat. Music at NET25. Babalik pa sila dito para sa marami pang songs na ibabahagi nila sa atin. Thank you so much, Mami Mau and Trish. At syempre kayo dyan, mga kaibigan, laging maging updated sa mga happenings, letters, and music. Maglagon lamang sa aming Facebook page, facebook.com/net25tv at gamitin ang ating hashtag, #lettersandmusic. At pwede rin kayo magpadala ng email, di ba? Sa lettersandmusic25@gmail.com. Mapapanood din po ang mga episodes ng Letters and Music sa aming YouTube channel. Mag-subscribe lamang po kayo sa youtube.com/net25tv. Ganun din po sa youtube.com/e25records. At mapapanood rin ang iba pang programs ng Net25 via live streaming. Just log on to eaglebroadcasting.net/net25tv at sa aming pong official website, net25.tv. Yun! Maraming salamat sa FUBU at syempre sa inyo sa pagsama niyo sa amin wala pa kanina up until now. Bukas ulit magkita-kita tayo again. It has been your boy, your only boy, your baby boy. It's your boy, Ike. Wow. At ako po si Nikki Facal. Follow me on Instagram at Nikki Facal. Always one with 25. Have a great day! Peace out, baby! Happy Wednesday! Bye-bye.